Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Maayong buntag! Hey, Bunny! Good morning! Good morning! What's up? Ngayon guys, magluluto tayo ng noodles at isang itlog para sa ating agahan. Yan. Uy, hindi. Yan, ito. Magluluto tayo ng isang kaldero. Guys, umuulan. Parang nalulungkot ang mundo. Naisip ko lang kung anong mangyari sa susunod na mga buwan pag hindi pa ako makabalik sa trabaho. Ay, Lord. At alam niyo na na ako sa ang sarili ko mayroon akong sinusuportahan sa Pilipinas, ang mama ko at ang lola ko. Ang lola ko talaga ang nangangailangan sa akin sobrang-sobra dahil nag-bedridden siya. Hindi man nag-upo siya sa wheelchair, pero hanggang ganun lang, wheelchair, nakahiga. At saka, anong hindi nila, pag may time sila, maglakad-lakad sila sa loob ng bahay. Ay, naku guys. Anong nangyari sa todo? Umaapaw, muntik nang, umaapaw sa kaldero, sa pot. Ayan guys, yun ang iniisip ko ngayon, sana naman. Pero nakatanggap ako ng email sa trabaho ko na pinag-uusapan sa trabaho dahil malaki ang kumpanya ko. Pinag-uusapan ang kumpanya sa buong sa whole USA kung ano ang gagawin na makakatulong sa kumpanya namin na hindi walang maapektuhan sa pagbabalik, walang magkasakit. Ayun. Tikman natin ng ating niluluto na noodles. Iba ako kasi pag magluto ako ng noodles, hindi ko ilagay yung sauce dahil sobrang mahapdi sa sikmura ko. So, ang ginagawa ko ay asin ang nilalagay. So, inilalagay ko. So, ayun. Ayan. So, ngayon, mayroong thunder. So, ayan guys. Sana naman ang lahat ay hindi
malungkot sa mga nangyari. Ako nalulungkot. Pero you know, sana babalik din yung trabaho ko. Sabi na pinag-uusapan na i-open ulit yung trabaho namin May. So sana magkatotoo at magka-agree na sila kung ano ang gagawin at sa CDC dahil ayun. Ang kumpanya namin ay gym at saka school. So mga bata at saka gym. So ano, nagdi-deal talaga sila ng mga tao. At kung paano, pinag-usapan nila kung paano na hindi magkasakit ang mga tao pag pumunta na doon. At ayan, sana naman magkatotoo, free lang tayo. At sana makahinga-hinga pa naman. Tatawa pa naman, sabi ko sa asawa ko, hugot tayo bakos. Hugot bakos tayo para hindi tayo hindi tayo mahihirapan sa pagkain natin at sa mga bills natin. Yung asawa ko mahilig mag-order online kahit ano-ano. So, sinabihan ko, huwag sa ngayon. Pag magkabalik na ko sa trabaho, okay na. Pero ngayon, huwag sa ngayon. So, naintindihan naman niya. So, ayan na. Ayan na guys, ipagpatuloy natin ang ating kwentuhan ngayong umaga. At, kwentuhan tayo habang tayo ay kakain. Ngayon, sa Pinas, sabi ng mama ko, mayroon man daw nagbigay ng mga assistance. Pero, hindi natin alam kung hanggang saan ito mag-i-end. Dahil, ayun, nahihirapan din sila na makalabas, makabili ng kahit ano. At, biruin mo guys, sabi ng nagbigay na ito lang ang sa iyo, half lang ang sa inyo dahil mayroon kang anak na nasa abroad. Naku, kung alam nila ang kahinta ang sitwasyon dito, wala din akong trabaho. Bakit? Na hindi nila alam kung wala tayong trabaho dito. Lahat, all over the world, nagsakripisyo. Hinaharap ito, bakit hindi patas ang lahat na magbigay? Naku. Ako. Nandito ako pero kayod kalabaw ako. Hindi ako hindi mayaman, hindi kami mayaman dito. Kayod kalabaw, pag hindi kami kakayod dito, paano, anong kakainin? At sasabihin, ito lang ang sa inyo, bigay sa inyo dahil mayroon kang nasa abroad. Naku, hindi lang nila alam kung anong sitwasyon dito. Naku, ang gobyerno talaga sa atin. Saan kaya itong pira na itong ibigay? Saan kaya yung pira na ito nilagay? Siguro nasa bulsa na yun. Yun talaga ang sa atin, hindi talaga lalago ang ating anong takbo ng ating buhay doon sa sa atin sa Pilipinas dahil kurakot talaga kahit sino pa ang mapili na hindi ang presidente kugakot pero ang yung mga na in charge. Anako, hindi talaga, hindi patas ang gobyerno. Sarap ang noodles na may itlog. Uy, matagal akong hindi nakakaon ng nulo, kain ng nulo sa may itlog. Ayan. Ay, naku.
yun. Sana na pag-pray la, ipag-pray ko lang na mabalik ang trabaho namin next month para maghinga-hinga ng kunti. Ako natatakot ako mag-gugagastos ng pira dahil wala nang pirang dumating. Okay, okay, sasabihin ko nakatanggap kami ng ano? Nakatanggap kami ng kunti. Pero yun, kailangan unti-untiin ang paggastos dahil ay, ang daming bayaran dito. Bayaran dito. Naku. Ayun. Sus. Yun talaga. Hina-hinaan ang paggastos ng pira dahil ay naku, hindi talaga kakayanin pag hindi paggastos dito, gastos dito. Ano na, sinasabi ko sa asawa ko, kahit anong mangyari, magsisave tayo kahit kunti, buwan-buwan, kahit kunti. Dahil hindi natin alam kung anong darating sa susunod na mga araw, sa susunod na mga taon. O, yun ang sinasabi ko sa kanya. O, ngayon, anong nangyari? So, ayan, mabuti na na tingnan natin, mag-advance tayo sa ating pag-iisip para hindi tayo mahihirapan kung anong mangyari sa susunod na mga taon, kung sa susunod na mga araw. Okay guys, that's all for today. That's all for our talking. So, salamat sa inyong panonood at sa pakikinig sa akin. At see you bukas sa ating susunod na mga video. Bye guys! Be good, be safe, and stay safe. I love you all.